guys, I'm back. Welcome to my channel. I'm Sally, and this is my second vlog actually. My first vlog po is all about Dito Telecommunications, and it's all about this one. Itanong nyo na lahat dito. And as I promise po, ito po yung mga sagot ko sa mga tanong nyo. And ito pong mga sagot ko is based lamang po sa lessor's point of view, dahil ako po ay isang lessor. Ano po ba ang lessor? Lessor, in other term, is landlord, in Tagalog, ay nagpapaupa. Disclaimer po, I am not in any way related po sa dito. Hindi po ako empleyado at wala po akong kamag-anak sa dito. Basta, lessor lamang po kami. At lahat po ng isasagot ko, based lang po sa mga experiences ko regarding sa processing as a lessor. Yun lamang po ang gusto kong binawin. And as for our first question, galing po kay Miss Amara Jam. Ito po yung tanong niya. Paano na-approve, madam? At magkano deal at years of rents? What the agreements and who holds the lessor's documents? Did the lessee let you sign a contract? Ito po yung tanong niya. Isa-isahin po natin yan, Madam Amara. Paano na-approve, madam? Para po sa inyong unang katanungan na kung sino ang nag-approve. Naturalmente po, hindi ako. Ang nag-approve po ay ang Dito Telecom. Ang isa pa pong tanong, follow up. Nag-apply ba ako? Hindi rin po ako nag-apply. Sila po ang lumapit dito sa aming bahay at nagtanong kung meron ba sila pwedeng maupahan. Since parang sa as I, if I, I remember it right, parang mas gusto po nila yung may katabing tower. Meron po kaming tower dito na existing. Hindi ko nasasabihin kung ano telecom. Kaya siguro sila naging interesado. At nanghingi lamang po sila sa akin ng dalawang dokumento lamang po ang hiningi nila. Xerox copy ng tax deck kahit lumalang, and Xerox copy ng TCT. Siguro po para malaman nila kung talagang authentic yung aming lupa at walang problema. So, nagbigay lamang po kami ng Xerox copy ng titulo po ng lupa ng TCT at saka isang lumang tax declaration. And siguro at doon po sa papel na yon, meron po sila sa akin pinapirmahan. Okay. Ito po yung document, in-release lang po namin yung mga hindi dapat nyo malaman kasi confidential po yon. Yan po yung itsura ng papel na pinirmahan namin na nagsasaad na interesado sila sa lote namin. Yan. The next day po, napapirma sila sa akin ng authorization letter para po makakuha sila ng copy or for the authenticity po ng papers na binigay ko sa kanila kung legal ba yun or kung may problema yung papel namin. And I'm sure, yun na po yung time na na-approve na po ang data namin. Your next question is, magkano deal at years of rent? Yung deal po, nasa kontrata po, bawal i-discuss. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa lugar ninyo. Kung nasa rural area kayo or nasa urban. Siyempre po, pang urban, medyo mahal yun. Pag rural, medyo mura. Depende po sa inyo, mag-limit halfway kayo. O offeran kayo, pwede kayong magpataas or pwede kayong mag-meet. Depende po sa inyo kung ano-ano. Basta mutual understanding lang po. Nasa inyo pong pag-uusap yun. So, years of rent. Ang years of rent po, depende rin sa papag-uusapan nyo. May 10 years, may 15, may 20, may 30. Depende rin po sa inyo mapag-uusapan. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pero tip lang po, kasi ako, as a lessor, mas pinili ko po yung mas maikli. Siyempre, para kung mag-renew kami, makakapag-demand kami. Tip lang po yun, ha? Sorry dito. Pangatlong tanong niya po is, what the agreements and the and who holds the lessor's documents? Ganito po yun. May contract pong ipababasa sa inyo ang Dito Telecom. Standard contract po yun. Nandun lahat, nakasaad lahat ng mga kailangan nyo mabasa. Lahat-lahat. Years, mga terms, lahat-lahat. Pagkabasa nyo po nun, mag-aralan nyo mabuti at pag-isipan kung ano yung gusto nyong baguhin at gusto nyong idagdag. Ang Dito po is mabait. Yan, based po sa experience ko. Kasi lahat po ng dinemand ko, nilagay nila sa contract, binago nila. Pwede po yun.
kung ano po yung gusto nyo, nasa sa inyong pag-uusap. Mutual understanding po dapat. Another tip. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, mabait po ang dito kasi alam niyo po ba, na process yan na hindi ako umaalis ng bahay. Wala akong nagastos ni singkong biling. Totoo lang po, wala. Kukuha lang po sila sa akin ng papers, ipicturean lang ha, alapang original. Picture-picture lang, may mga tatanong, tawag-tawag. At pandemic pa po yan ha, na-approve yan, wala po akong ginastos kahit piso, kahit singko, wala po. At hindi po na tayo pinahirapan, sa totoo lang, mabait kausap po ang dito. So ito pong, and who holds the lessor's document, yung document ko po? Once again po, yung document ko po ibinigay po, Xerox lang. Okay, magbibigay ng original ha. Bala na po sila, sila may hawak po nun. Basta Xerox copy lang po ang mga binigay ko documents. Sa party po kasi namin, mahirap nga po, ito pa isa, didiscuss ko pa, kwento ko sa inyo. Yung lote po kasi, yung aming titulo, nakapangalan sa tatay ko. So, baka meron may mga problema. So, nakamatayan po ng tatay ko, nakapangalan sa kanya. Ngayon, lima kaming magkakapatid. Plus, mananay ko. So, ang dami namin kailangan pumirma. Di po ba? Anim kami. Unlike yung tatay ko, kung nabubuhay siya lang. So, ngayon, ito pa. Kahit na anim kami napipirma, naging madali lang po para sa kanila at para sa amin. Kasi, may mga pag-uunawaan na po kami. Hiningi lang po sila lahat ng authorization. Di po, ha? Authorization na may mga ano ng attorney. Pasayin yung po mga documents ay yun lang po ang original kong binigay sa kanila. Pero may copy din ako noon kasi po yung mga nagpapatunay at mapayag yung mga kapatid ko na ipalis yung lupa. Pati yung nanay ko, lahat yun. Tapos ako yung pinaka-representative nila rito sa Philippines. Sa Bulacan, sa Malolos specifically. Ganun lang, na walang problema. Kaya lahat po, ID nila, authorization nila with signature, lahat po yun, kailangan na ibigay nyo sa kanila. Kasi, ang hirap nga po, namatay po yung tatay ko na hindi na ilipat sa aming pangalan yung titulo. Kaya, lahat kami, kailangan pumirma. So, ito yung huling tanong mo. Did the lessee let you sign a contract? Opo naman. Siyempre, kontrata po yun eh. Kaya pareho kami nakapirma, lessor and lessee contract. Yun po. Isang tanong pa lang po ito, dami na. Okay. Oh, sa ating pong next tanong. Ito na. Magandang tanong. Ano talaga ang totoo, Ma'am Sally? Lump sum o yung monthly? As far as I know, wala pong lump sum. By kwento ko lang po, mayroon din pong lumapit dito ng lump sum. 3 million for 10 years sa 150 square meter na lupa. Parang tugod-tugod po, di ba? 3 million for 10 years, renewable, alang gagasos yung lahat, sila lahat. Bakit hindi mo nalang ibenta yung lote mo, di po ba? Ba't di nalang sila bumili? 3 million for 150 square meter, na bukid pa po, di ba? Pag-isip-isip po tayo. Di po kaya ito ay nanloloko lamang. Di po ba? Kasi, narealize ko po, butik na rin po akong maakit ng lump sum na yan eh. Kaya lang, iniisip ko, bakit sila maglalamsan kung pwede na naman nilang bilhin yung lote? Ang liit lang naman ang lote na kailangan nila. 250 square meter lang po specifically. Pero itong lamsan na nag-alok sa amin, 150 lang po. 3 million for 10 years. As far as I know, ang alam ko po, hindi sila naglalamsan. Walang lamsan. Inuulit ko po, walang lamsan. Sa amin po, quarterly. Ang una po nilang binigay sa amin is 3 months advance for the payment. Yun lamang po. Another question po. Mula kay Dennis, Sebal, Tansya, Tarel. Ano po ba talaga sistema ng dito sa mga lot owners? Ilang square meter po ba ang need nila? Ilang years? Magkano ang renta nila? Okay. Sa unang tanong mo, Dennis, ano po ba talaga ang sistema ng dito sa mga lot owners? Sistema po. Anong klaseng sistema po ba? Ang tinatanong nyo. Kung ilang square meter. Ang sa amin po, sa akin, ang kinuha po nila is 256 square meter. Yung mga lumalakad pong ahente, sinasabi na sa akin is 100 something lang, 150 lang yata.
yun lang ang lote nila. Pero sa amin po, 256 to be exact, yung lote po na nirentira sa amin. And sa second is, ilang years? Nasagot ko na po kanina yun eh. Depende po sa inyo, may 10, may 15, may 20, may 25, may 30. Depende sa pag-uusap niyo po. Magkano ang renta? Sorry po, hindi po pwedeng i-disclose. Nasa contract po namin yun. Bawal i-disclose. Actually po, marami pa tayong katanungan dito. Malamang po magkakaroon tayo ng parts kasi medyo mahaba-haba na po ito eh. Kaya kung meron pa po kayong mga tanong at gusto niyo pang ihabol na gusto natin itakel, comment down below again po yung mga questions niyo na gusto niyo malinawan. Pero ito po yung isa pa palang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Marami po kasi yung tatanong dito po ba sa Tawi-Tawi, dito po sa Maribeles, dito po sa ganito, sa ganyan, sa iba-iba pang mga lugar. Sorry po, hindi ko po kayang sagutin yung mga tanong nyo na ganyan kasi ang makakasagot lamang po niyan ay ang mismong dito, telecommunications. Thank you for watching my second vlog. Sali na po kayo mga kasali. Salamat po. I guess that's it for now. Watch out din po pala. Nakaroon po tayo ng vlog tungkol po sa step-by-step po na pagkatayo ng ating dito telecommunications tower. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Mom Sally Vlogs. Please like, share, and click the bell button para po sa mga updates at para po pag kami bago o vlog. Thank you. See you soon. To God be the glory.